Guys, samahan niyo akong sumakit ang ulo. Ito mga nakaraang araw, sumasakit talaga ang ulo ko kasi hindi ko alam kung paano ko babudgetin yung kita ng tindahan. Nung January, itong January, na-struggle lahat ng kita natin kasi nagbayad tayo ng permit, BIR, tapos basta maraming bayarin. Tapos kasi mostly, halos lahat ng expense ay sinasagot ng tindahan. Kaya sabi ko nga sana, huwag kuha sa tindahan. Tapos, naloloka na ako paano paikutin ng kita ng tindahan. Tapos, may mga utang pa. Diyos ko, sumasakit talaga yung ulo ko. Tapos, ngayong February, nag-budget ako. Ay, hindi pala. Ilista ako ng aking plan. Para sa February, sana magawa ko talaga to. Magbabakasyon lang ako. Pag uwi ko, kahit 1 week lang, pag uwi ko, go, laban. Ito na. Kasi malapit na yung bahay natin. So, kailangan talaga natin ng ipon. So, kailangan talagang maging dedicated na sa tindahan. Kasi mostly ng ipon natin sa tindahan kukunin. So, gumawa ako ng plano, parang business plan, gano'n. So, ito, papakita ko muna yung expense ko sa inyo. Ang expense namin dito ay renta, 5,000. Tapos, yung ilaw tubig, yung tubig talaga namin ay 250. Yung ilaw namin na nakaraang buwan ay 25 kasi meron akong selecta. So, plano ko na nga ipa-pull out yung selecta kasi nakukonsumo siya ng malakas na kuryente, tapos hindi naman masyadong mabili dito, pero baka, ewan ko lang pag uwi ko, pag-iisipan ko. Kasi nga, may plano pala nga na magbakasyon sa summer, pero sana matuloy kasi gusto ko talagang maiba naman yung ambience ko, pag-isip-isip, makapag-relax, para pag uwi ay go, laban ulit, ganun. Tapos, meron kami internet dito, 1.5. Itong internet namin ay pang, business, so, pwede siya sa piso wifi, ganun. Eh, hindi ko alam kung papatok sa piso wifi eh. Tapos, meron din siyang payphone, kasi meron kami yung payphone. So, maglalagay nga ako ng paskil sa labas ng payphone para makabawas naman sa internet bill. Basta pag uwi ko, lahat gagawin ko yan. Tapos, meron akong BIR at permit. Yung BIR kasi meron tayong housing loan. Kaya nagbabayad tayo ng BIR at meron akong nagbubukip sa akin kasi hindi ko na maasikaso, hindi ko na mapuntahan sa BIR. Bali siya yung nag-asikaso ng BIR ko, yung ahente ko sa bahay. Tapos itong tindera, ako yan. Yes, tindera lang ako dito. Siset ko yung expense ko, yung kukunin ko sa tindahan as a sahod sa dito sa tindahan na 4,000. Yan, diyan ko kukunin yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Itong PhilHealth ay i-open ko pa lang kasi meron na ako pero hindi ko nahulugan. Plano ko February, ibalik ulit, hulugan ulit kasi hindi mo masasabi, di ba, yung panahon. Ayan, balik tayo. May nagpa-order yung RGPO, yung sa PNG. Hindi mo na ako umorder. Kasi paano, laging kulang ng nila. Ay, inis na akong umorder dun. Saan na ba tayo? Ayun, sa tindera, 4,000. Tapos, kung kukuha ulit ako ng tindera, so kung dalawa na kami dito, so times 2 na yung tindera, madadagdagan na yung expense, pero madadagdagan din yung target sales. So, kasi, ang plano ko kapag na okay na yung bahay natin na kinuha, ay magtitindahan doon at magtitindahan dito. Try ko muna na dalawa yung
store. Pag hindi kinaya, bibitawan ko na to kasi mama ko naman ang sasalo. So, kailangan ko ng isa pang tindera. Wait lang. So, ayan. Balik na tayo. Ayun nga. No? Ayun yung plano ko. Kapag na okay na yung bahay natin na kinuha, mag-i-store doon at mag-i-store din dito. Ang plano namin, ang plano namin ni tatay, siya doon, dito ko. Tatry lang naman namin kung kaya kasi sayang naman yung pesto dito. Pero pag hindi kinaya, doon na talaga kami. Bibitawan ko na to at mama ko at kapatid ko naman yung sasalo. Ganon. So, asan na tayo? Ayun, 4,000. Tapos, yung sa 4,000 nandun na rin yung food. Kaya kailangan tipid talaga. Tapos, store other expense like bawa magpapaservice, mga plastic, ganyan, 300. So, total niyan is 15,000. So, ta-target, tinarget sales ko ay 5,500. Sana makaya ko siya. Yes, mataas, pero sisikapin ko talagang makuha ko yung 5,500 pag sisikapan natin yan. So, halimbawa, na-target sales ko siya ng 5,500 times 7. Weekly ako mag-i-inventory sa ngayon kasi kailangan kong makaipon. Kasi kapag monthly ay pwedeng yung pera ay mapunta sa stocks. Eh, kailangan nating makaipon ngayon kasi para sa kinuha natin bahay. Kailangan natin ng pera doon. So, kaya for now, ito muna, ganito muna ang method. Weekly. Pero pag nasa Batangas na tayo kasi doon ay for good na magma-monthly na tayo. At para yung ating ROI, yung return of investment ay makuha natin at mapaikot pa natin. Ganon. So, ngayon ay ganito muna ang method para may, kasi kailangan ko rin pala na meron akong mapakita sa pag-ibig requirements ng ating bank statement. Kaya kailangan ko yung net income ay mapasok ko agad sa aking bank. Ganon. So, ito, ganito muna. So, halimbawa, tumarget tayo sales ng 5,500 times 7 kasi weekly. Meron tayong 38,500. So, babawasan natin siya ng 15% para sa ating expense. Kasi nagre-range ang tindahan ko ng 15, yung iba 10% eh, pero bumabawi ako sa iba ng 15, 20% markup. So, halimbawa, yan, 38,500 minus 15%, 5% na lang nasa tindahan. At least, meron pang nasa tindahan, diba? Kailangan, meron maiwan sa tindahan para mapaikot siya. Okay? Tapos, ayan, meron na, sa 15% ng 38,500, meron 5,775. So, 5,775 yung ating pinaka parang tinubo sa weekly. So, hindi pa yun doon, yung 5,775, may ma-minus pa doon ang ating expense. So, sa 15,000, dinivide ko sa 4 yan kasi weekly. So, estimated 3,750. So, 5,775 minus 3,750 yung sa expense natin dito sa taas, yung mga renta, mga ganon. So, meron pa tayong 2025 estimated. So, yun na ang ating parang wala na tayong ibabawas doon. Yun na ang ating pinakatubo. Yun na ang ilalagay natin sa ating savings. Yun, ganun. So, itong, so, yung minus na natin 15%. Meron matitirang 32,725. So, yun yung ating purchase. Yun ang ating ipapamili para mapaikot ulit next week. So, ganun. Ganun lang. So, mukhang lang madali, no? Pero ang katotohanan, mahirap kunin ng target sales na 5,500. Yan ang ating tatrabahuin. Yung 5,500 daily. So, ayan.
lumabas ako para yung mga bata kumukuha ng mangga, inaapakan yung kotse. Sira na nga yun, lalo pang sisirain siya. So ayan ang ating plano. So ito ay para mamotivate ako at maalala ko ay ilalagay natin sa rep. Yun, para nakikita ko siya lagi. At ito, sinulat ako na pala target sales 5-5. So pag-uwi natin, yan ang ating tatrabahuin. So gusto ko lang talagang ma-unwind kahit 1 week lang. Ayan. Pag natuloy, babalitaan ko kayo. See you soon mga taga summer dyan. Ayan ang ating plan for February.